Putih, welcome back to my channel. This is your Ate Jologs again. Ang gagawin po natin for today ay magsisishwar kay Ate, and then after that one ay gagawa si Ate. Ituturo ni Ate Jologs kung paano magkabit ng tinsel. Ano ba ang tinsel? Let me show you this one. Ta-da! Tinsel. Ito yung para siyang buhok, pero na may mga design. Ito yung mga iba-ibang kulay na nilalagay sa buhok. Kung kilala nyo si Grisel, yung ano, yung sino ba yung dancer? Yung choreographer, si Giselle. Something. Basta yung choreographer, guys. Yan na kung makikita nyo yung buhok niya, may mga glitters-glitters. Ito po yun. So, ituturo ko sa inyo kung paano gawin ang tinsel. Tawag dito na, guys, ay tinsel. So, set na tayo mag-blow dry kay Ate Marilu buhok kasi kailangan i-straight muna siya. And then, after that one, lalagay na natin to. Sige, guys, start na tayo ng blow dry. Ayan, mag-start na tayo mag-blow dry, guys. Bago nag-blow dry kayo sa isang customer, so kailangan ay portion by portion. So, take note pag nag-blow dry. Hindi porque nag-blow dry kayo ay barahula ang gagawin ko sa customer. So, by portion, pag first timer po kayo, guys, and kailangan portion by portion ang gagawin nyo. Okay lang yung ano, i-demo po lang kung paano mag-blow dry kasi di naman siya makapal yung buhok ni Ate, sakto lang. So, kaya madali lang siya to blow dry. So, ayan. Portion by portion. 1, 2, 3, tip. Side to side and up. Ayan. So, ang gagamitin ko sa kanyang blow dry, ay blow dry ko, ay yung medium size. Kasi manipis lang po yung buhok ni Ate. So, gagawin natin, gawa natin na maingay lang ng konti, guys, ha. Pero, magpasensyahin na, hindi lang ako nasasalita. Kasi, syempre, hindi tayo after ko matapos mag-blow dry, guys, doon na tayo magsasalita kung paano gawin yung tinsel. Pakinggan at panoorin nyo lang kami na naglalaro ako ng buhok ni Ate Marilu. How to make the blow dry in a simple blow dry. Straight lang, gano'n. Thank you.
Guys, done. How many minutes only? 5 minutes ko lang ginawa si Ate Marilo for food, right? So, it depends kung mahaba po yung buhok ng customer at gano'ng katapal. So, yung buhok lang ni Ate Marilo, madali lang siya masiswar kasi medyo manipis, thin, at madali lang ilaro. So, 5 minutes lang tayo ng food, right? So, ngayon guys, ang gagawin natin, let me show you this one. Blow dry ko na ng maayos. Straight na siya. Yan. Yan yung kinulayan. Remember, yun ang kinulayan namin si Ate Marilo last time. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon ay kakabit na natin to. Ayan. Itong tensel dito sa buhok ni Ate Marilo. Okay? So, let's do it now. So, start na tayo guys magkabit ng tensel. So, ang pencil natin na unahin ay yung silver, guys. So, mahaba siya. Makita nyo naman ito, mahaba. So, depende sa haba ng buhok. Kung mahabang mahaba, gugupitan o lalagyan nyo ng extension. So, gagawin ko lang kay ate ay i-half ko lang sa half. Kasi mahaba naman yung buhok niya. So, sakto lang yung haba dito sa buhok niya. So, gagawin ko, this one, ayan. Nakita nyo? Tapos kukuha ko kay ate Marilu buhok. Like for example, nakahira ng ganyan, iikot ko. So dito muna ako start. Okay, kukuha ka kayo ng 3 pieces na hibla ng buhok. Okay, para ikabit ko dito. So pag pinabit nyo to, bali, ang gagawin nyo ganito, guys. Kare-ready nyo yan, ganyan. And then, hawak ng ganyan. Then, itutupiin nyo lang ng ganyan para makakuha kayo ng ipapasok dito yung tatlong bibla ng buhok. Ayan. Ganyan siya. Kukuha tayo ng tatlong bibla. Tatlong bibla para pag madami guys, hindi nyo maano to matatali. So, kailangan tatlong pirasong hibla na madarap. So, manipis na manipis talaga. May bibihiri yung mga buhok na lagi sa tuktok. Kaya, kuha kayo ng mas mahaba. Makuti to guys, makuti. Ano ba kung ano ba kung mas mahaba? Masilan na ginagawa ng mga hairdresser. Diba? Si Ate Jolo, ay hairdresser na, nail technician pa kasi pala bongga. All around. Ayan, tatlong piraso. So ngayon, ito, nakakuha na kayo ng tatlong piraso. Nakaready na po yung pinsel nyo. So, yan, nakaganan parang siyang rubber band. So igaganan, ipapasok nyo. Then, kukunin natin. Ayan. Then, ilalagay nyo sa roots, guys.
and then itatali nyo sila ng dalawa. Dito sa tatlong ginawa nyo. Depende kung ilang bisis para hindi matanggal. Oily yung buhok ni Ate Marilu. So, madulas ang pincel pag kinabit. So, kailangan nilang ikot po para hindi po siya matanggal. Ayan. Minsan, isa-isa. May strategy yung hairdresser na iba. Isa-isang pinatali para para kapit na kapit sa roots. Ayan. Huwag niyong bibitawan yung tatlong hibla ng buhok, ha? Kasi pag binitawan nyo, mamamali kayo ng ng tali. Ayan. Makuti to, guys. So, kailangan ay patient ka dito at matyaga kang isa-isahin. Like, for example, yung customer, kailangan ng 20 piraso. So, 20 piraso to. Ikaw, maumay ka magkabit. So, gawin mo na lang, katahan mo na lang, ganun. Bakit ganito? So, ilang beses ko siya iningot? Tatlong beses ko ng dalawa. Tapos, nag-iisa yung isang hibla, isa sa kabila. Then, after that one, last one is, pagsasabayin ko silang tatlo. Ay, silang tatlo, silang dalawa. Para last final na dumitin na. Ayan. So, let me show you this one. Ayan, guys. Yung tinsil na. Na. Ayan. Kinabit ko dyan sa roots. Ayan. So, ito na yung tinsil. Ayan. Nag-glitters na yung buhok ni ate. Ayan. Papadamihin natin yan, guys. So, see you after matapos ni ate Jolux. Kasi mahaba-haba. Madami akong ikakabit. Papakita ko sa inyo pag natapos nun. Natapos ko nang ikabit lahat yung tinsil kay ate Marilu. Kaya, see you guys then. Yan, done to make the tinsil, guys. Ayan ang ginawa ni Ate Jolux. Ayan, yan, kinakabit ko sa pinaka-roots niya. Pinaka-roots. And then, yan, silver and gold. Ayan. O, di ba? Parang Christmas tree lang. Ganun. May design ng buhok glitters. Ayan. Diba? Ganyan, madali lang, guys. Kaya, i-repeat nyo kung gusto nyong matuto ko gumawa ng tinsil, magkabit ng tinsil. Replay nyo lang po itong video na to para madali kayong matuto. Ayan. Diba? Ganun lang siya kasimple. Ayan. Diba? Pwede nyo itong lugliguan, no problem. Basain, walang problema. Planchahin ang buhok, i-blow dry ang buhok. After maligo, walang problema, hindi yan matatanggal. Ganon. Ang capacity nito, ang tagal ng pagtanggal nito siguro, depende kung paano nyo alagaan ang inyong mga buhok para hindi matanggal yung tinsel.